Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga naririto at sa mga nagse-celebrate kasama natin via live stream. Happy Fiesta po. Ngayon po ay kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Sabi nga ng sabi nila, buti pa ang saging may puso. May mga tao na wala ng puso. Gaano ba kahalaga ang puso ng tao? At kailan ba nagsimula ang devotion na ito? Ang puso, hindi lamang nasa gitna ng ating pagkatao, pero ito yung pinaka-sentro, ito yung core. Kaya nga sa Latin, ang tawag sa puso, core. Or sa Espanyol, corazón. Yung nasa core, yun yung kalikasan natin. Pag wala ka ng puso, hindi ka na tao. Hindi na ikaw yun. Ito yung pinakabuod ng pagkatao natin. Kaya it pays for us to be grounded again and again into our own heart, recognizing that this heart makes us human persons. And we know very well, ito yung kalikasan din ni Jesus. Dito bumubukal yung kanyang pagiging tao at pagiging Diyos. This devotion to the Sacred Heart of Jesus started as early as the early church. Pero ito ay naging popular ng mga Cartusian fathers and then the Jesuits and then eventually by St. Mary Alacoque and of course also our founder St. Arnold Jansen. Kaya may dasal po kami na may the heart of Jesus live in the hearts of all. I hope we go back to our center. And when we recognize our center, we find Jesus there. And when we find Jesus and recognize His center, we will discover that at the heart of Jesus, there is nobody there but humanity. Ang tao. And we know how important it is to be grounded with our humanity, to be grounded with Jesus, to be grounded with the center, to be grounded with God. Alam niyo po, may pamangkin ako sa pinsan. Nung isang araw, tinawag niya ako kasi may namatay yung anak niya. 3 years old, panganay na anak, namatay sa leukemia. And grabe yung journey niya for 3 months. Na alam na niyang mawawala yung anak niya. At naglalaro sila, dinadala niya sa beach. But he knows how much, how painful it was for him in the journey to the surrendering of his son. Yung pangalawa niyang anak, 2 years old, may Down syndrome. Yung pangatlong anak, 6 months old, takot na siya. Aside from the Down syndrome of pangalawang anak, meron pa siyang congenital heart disease. Yung 6 months old na anak niya, takot ka kung ano na naman ang sakit niya. At sinabi sa kanya ng mga doktor, yung genes nilang mag-asawa, hindi compatible. And during the visit and the wake, tanong ko sa kanya, hindi ka galit sa Diyos? Sabi niya, Father, wala akong karapatan magalit sa Diyos. Nalulungkot ako sobra, pero hindi yun ang dahilan para magalit ako sa Diyos. Kaya ko pa naman. When I heard those words from this man, I knew this man is so grounded in his heart, grounded in God, na kahit anong problema sa buhay ang dumarating, hindi siya nawawala sa sentro. Always grounded in God, finding his center. That makes us a human person. In the first reading of the day, very clearly, from the book of Deuteronomy, God is reminding His people, don't be arrogant, don't lose your center, don't be proud, because I have chosen you. Don't think that I have chosen you because you are the biggest of all nations, actually you are the smallest. But I have chosen you because my heart belongs to you. When we are loved, I hope we are humbled by that love.
when we experience a lot of blessings, I hope we are grounded from our humanity. Never lose sight of our humble beginnings. That is why in the gospel of today, very clearly, Jesus was revealing his heart, saying to us, "Learn from me, for I am meek and humble of heart." The meekness and the humility of our heart makes us human being, makes us grounded in the Sacred Heart, makes us grounded in God, who is our center. That is why the second reading of the day reminds us, St. John, God is love, and anyone who loves is a child of God. That is who we are. Our love will define the human person. Being grounded in love, being grounded in the heart, makes us truly human being, praising the Lord. May we not lose sight of this gift of humanity, the gift of God in our hearts, the Sacred Heart of Jesus. Be meek and humble. Amen.